tinawagan si Manila Mayor Isko Moreno sa nasa 1,000 pulis na magpapatupad ng hard lockdown sa Tondo sa weekend. Unawain daw sana ang kalagayan ng mga nagsusumikap maghanap buhay sa gitna ng krisis. At sa mga residente naman, huwag na raw kayong magpasaway pa. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino. Vicky, sa darating na Sabado, ipapatupad na itong tinatawag na hard lockdown sa Tondo District 1. Ito ay para bigyan daan ng screening ng mga suspected COVID-19 patients sa isa sa pinakamataong distrito sa buong lungsod na siyang pumapangalawa din sa mga distrito ng lungsod na may pinakamaraming COVID-19 cases. Pinaghahanda na ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga taga Tondo 1 District sa napipintong hard lockdown sa kanilang lugar. Sakop ng Tondo 1 ang Moriones area, Divisoria at Port area, ilan lang sa pinakamataong lugar sa buong lungsod. Sa datos ng Manila Health Department, may 81 COVID-19 confirmed cases sa Tondo 1 area, habang 222 naman ang bilang ng mga suspected patients. Hinahabol na mabigyan ng relief goods, supply at financial assistance ang mga taga rito para may sapat na pagkain sa 2 araw o 48 oras na hard lockdown. At gaya ng nangyari sa Barangay 20 at Sampaloc District, mabibigyan ng sapat na oras ang lahat para maghanda. So para hindi naman sila kailangan na mataranta, hindi naman sila kailangan magmadali. Anyways, just 2 days. Hindi naman lang kailangan punuin yung buong bahay nila ng grocery. Yung may mga pangangailangan na gamot, pagkain, bumili na po sila ahead of time habang hindi pa po ibinababa ni Mayor kung kailan ngayong araw ng sa linggo na ito isasagawa yung hard lockdown na ibibigay niya para sa Distrito 1 at Chagos ng Manila. Magbibili po ng pagkain para kung ilang araw ang lockdown, may pagkain. Pero dahil sa Tondo 1 matatagpuan ang mga pier, International Container Port at Divisoria Market, may exemptions sa hard lockdown para hindi maapektuhan ang kalakalan ng buong Metro Manila. Papayagang halimbawa ang port operations pati na ang mga taong papasok sa kanilang trabaho sa port area. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga, maaring magbenta ng karne, gulay, isda at iba pang pagkain ang mga wholesaler sa Divisoria. Wala nang papayagang magbenta lagpas ng mga oras na ito. Kahit mga kuliglig at tricycle driver na hahango ng mga supply mula Divisoria, papayagan. Dahil kanselado ang mga quarantine pass, ipauubaya na sa mga nagbabantay na pulis ang desisyon kung sino-sino ang papayagang makapasok sa port area at Divisoria. Nananawagan si Yorme sa tinatayang 1,000 pulis na magpapatupad ng lockdown na unawain din ang kalagayan ng mga nagsusumikap kumita sa gitna ng krisis. Sana wala na raw sumuway sa ipatutupad na lockdown sa Tondo na sinasabing maraming siga at matitigas ang ulo. Marami rin mga siga sa Quezon City, sa ibang area, o sige, sa Pasig o sa ibang city, no? Marami rin siga sa San Andres. Marami rin mga siga sa Sampaloc. I don't know. Ayoko naman silang pangunahan. Pero may payo naman ako. Sana hindi nila subukan. 12 major checkpoints ang itatayo sa Tondo kapag napatupad na ang lockdown. May 4 hanggang 5 paaralan na magsisilbing testing center sa mga araw ng lockdown. Gaya sa Sampaloc, magkakaroon ng rapid antibody test at ang magpopositibo, isa sa ilalim sa confirmatory testing at ilalagay muna sa Delpan Quarantine Facility habang hinihintay ang resulta ng PCR test. Ang mga may sintomas at positive, diretso na sa Santa Ana Hospital. Kasabay nito, isasagawa rin ang swabbing sa mga suspected COVID-19 patients. Sa huling tala ng Manila Health Department, 659 na ang bilang ng confirmed cases sa buong lungsod. 6 na po ang patay at 9 na po ang nag-recover na mula sa sakit. Pero alam mo, Vicky, hindi binubura ni Mayor Isko Moreno ang pagpapalawig o pag-extend nitong lockdown sa Tondo District 1 kung kinakailangan. At sa ngayon, pinag-aaralan nga daw kung kailangan din ipatupad ang kaparehong lockdown dito naman sa mga distrito ng San Andres, Malate at Santa Cruz. Dato kasi ito'y batay na rin, no, sa dami ng COVID-19 patients, mga probable at suspected cases na nakikita sa mga nabanggit na distrito.
Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. 27% lamang